It's recording. Salamat sa inyong lahat. Ay alam niyo naman, kanina medyo ngayon bumait naman ako dahil naka-live na. Salamat sa buhay ni Ate Aida Altamirano at saka ni partner ko na si Banat Conce. Dahil sila kasi yung mga vlogger talaga dito sa grupo namin. And yet, sinabi nila sa akin, pagbigyan daw nila ako, at alam naman nila, hindi ako vlogger, andito kasama natin ang GRGI founder, na si founder Ogi, Efren Pedrina, at si master founder Abdul Jill, si Ate Beth Ariola sa Qatar, Walid Marahum, Jefferson Castello, Noor, Laura, Laisla, Anchel, alam ko natutulog na sila at nakikinig. So, it's very important yung pag-usapan natin ngayon. Bakit it's very important? Hindi nyo ba alam na 7 hours na kami andito ngayong oras na to? Pang-8 na namin to na meeting. Pero gusto kong pag-usapan, ito yung unang tanong ko, ha? Gaano kabigat sa puso ng isang Pilipino na nagkaroon ng bakbakan, gulo ngayon sa Afghanistan na naging buhay naman din ng mga OFW for how many years? I would say 20 years. So ako ngayon ang magmamanage. Sino ang unang magtatanong? Something like, ulitin ko, gaano ka-importante ang Afghanistan na nag-create tayo ng millions for 20 years plus na maganda ang buhay nila na ngayon iiwanan natin? Dapat naman, babawi tayo sa kanila. Sinong gustong magsalita, just raise your hand. And sa usapan na ito, walang mali, walang tama. Okay, sino? Okay, just raise your hand. Huwag kayong mahiya. Dali na. Okay, Ate Aida. Okay. Yes, magandang araw po. O gabi sa inyo na. Noong unang makita ko sa dito sa internet, yung nangyari sa Afghanistan, parang dinurog talaga yung puso ko. Ano? Bakit? Ilagay natin yung sarili natin, di ba? Naku, kung tayo kaya yun, di ba? So, naisip ko din na paano ba nga tayo makakatulong sa kanila? Na, sabihin na natin na ibang lahi sila, ang pinag-uusapan dyan, tao din na tulad natin. Tao din na tulad natin, na swerte tayo. Swerte talaga tayo, tayong mga Pilipino. Napakasakit makita yung isang bansang gano'n na maayos tapos biglang parang mga dagang magtatakbuhan. Mailigtas lang ay mga sarili-sarili lang. Kanya-kanyang ligtasan yun eh. Hindi naiintindihan siguro yung mga anak, mga pamilya. Kanya-kanyang pagligtas ng sarili. Kasi nakikita natin kung paano sila magtakbuhan. Napakasakit bilang isang tao. Hindi na yung ibang lahi. Hindi na yung Pilipino. Kasi yung marami din tayong kababayan doon, ha? Ilalahatin na natin. Napakasakit makita bilang tao na gano'n ang sitwasyon nila. Yes, salamat Ate Aida. Sino pang gusto mag-comment doon? Okay, founder Ogi. Kasi parang hinahalimbawa ko na lang din yan sa nangyari sa Mindanao, di ba? Nakita mo na nagkaroon ng gera. Parang nakita mo yung mga tao kung gano'n sila nahirapan yung sa sitwasyon. So, isipin mo na lang yung mga taong yan na parang yung nangyari sa Mindanao, ganun din ang nangyayari sa kanila. Parang sinakop din sila ng mga ano. Paano naman yung mga batang nadadamay na wala namang kamuang-muang sa nangyayari? At yung mga matatanda na nahihirapan na rin maglakad, paano pa yung mga may sakit? Makikita mong ganun. Anong magiging ano nila ngayon, sitwasyon nila ngayon sa kaguluhan sa lugar nila? Di ba? So anong magagawa natin dyan na
Yes, tama ka, founder Ogi. So, yun yung sinasabi natin. Kung tayo ang nasa side nila, anong gagawin natin? So, alam naman natin na most of us here are military trained. Pero we are so thankful na ganun nga nangyari. So, Banat Conce from Cavite. Ayan, isang magandang umaga, hapon at gabi o tanghali mas sa inyo dyan saan mga dako kayo naroon bansa. Ito lang yung napansin ko rito na sa usaping ito ng pag-sakop ng Taliban sa Afghanistan. Kung napapansin natin, ano, yun nangyari, na biruin nyo pati yung mga hindi nating kababayan doon kung paano sila kadesperado na sumasakay na sila doon sa C-130, hindi nila alintana yung makina, yung ano. Ang purpose nila ay makaligtas at lumayo doon sa lugar na napakagulo. Hindi ba? Ngayon, meron ako mga nababasa sa social media at nabasa ko lang ito. Ang daming komento na iniisip na sabi, bakit daw kailangan tulungan o halimbawa man dalhin dito yung mga ibang mga tagaroon na para elikas. Baka daw diyan ay isa baka mamaya yan ay maging terorista o ano. Sabi ko, bakit kailangan ganun ang iniisip natin? Isipin natin na halimbawa mangyari sa bansa natin yon, na lumagay tayo sa ganung alanganin. Sino bang bansa ang pwedeng tumulong sa atin? May isip pa ba natin yung mga ganung bagay? Minsan na mag-isip din tayo kung ano yung dapat nating sabihin. Minsan din kasi wala rin sa ayos yung mga kababayan natin magsalita. Palibasa kasi hindi sa kanila nangyari. If ever sa kanila nangyari yun, baka ganun din ang isipin nila na yakapin din nila kahit hindi nila kauri o kahit hindi nila kababayan. Dahil ang naiipit dito ang kawawa, ang mga bata at ang mga kabataan. Maraming salamat po. Okay, salamat kapatid na Edwin. Magkasama natin ito, iwan ko kung natutulog na to or what. Pwede bang mag-open kayo ng video nyo kung nakikinig pa kayo? Okay, si Partner Walid, Presidente ng Kuala Lumpur. Ano masasabi mo dito, Partner Walid? Yung tungkol sa Afghanistan, wala pa akong masyadong malinaw na comment dyan kung bakit biglang gustong lumikas ng mga Afghanistan sa kanilang bansa. Kasi kung tutusin, dapat naiintindihan nila kung nasa ang bansa sila at kung anong pinapatupad sa kanilang bansa. Kasi alam naman natin na ang Afghanistan ay relihiyon ng Islam. So malamang sa malamang, pag kinupkup ng Afghanistan yan, ay sigurado yan na, pag kinupkup ng Taliban yan, ay sigurado yan ang magiging batas dyan ay batas Islam. So sabihin mo, huwag yung batas Islam, Sharia law. Ayun, yun, Sharia law ang tawag doon. Sinabi mo kasing batas Islam, medyo sa ibang mga tao, ano ba yun? Imailip, iminilip. So, dito sa atin, ini-educate natin ang mga kababayan natin ng tamang word. Yung tinatawag na Sharia law. Wala namang batas Islam eh. Yung tinatawag na Sharia law. Yun talaga ang totoong batas. Ayun. Dapat alam nila yun na nasa Muslim country sila. So, ang Muslim country ay sa talagang ang pinapatupad diyan ay Sharia law. Pero hindi naman ibig sabihin na Sharia law mayroon din naman mga konsiderasyon pagdating sa mga tao. Mayroon din naman mga konsiderasyon at hindi din naman na katulad sa Saudi batas diyan na Sharia law diyan, 'di ba? Diyan sa Middle East. Yes, tama naman 'yan. So ngayon mga kapatid ko, pakinggan naman natin si Jefferson. Kasi sinabi kasi na Partner Walid na meron daw itong gustong sasabihin na kanais-nais at very violent para sa ating gobyerno. Jefferson Castillo. Jeff?
medyo hindi okay ang lagay ni Jeff. Sige, Alimana naman sa Maguindanao, baka pumuputok na yung RPG diyan sa Maguindanao. Ano masasabi mo, Nor, para sa ating mga kababayan sa Afghanistan, Nor? Yes, sir. Yun lang po kasi ang hindi ko maintindihan sa kanila ngayon kung bakit nagsisilikasan po yung mga kababayan po natin doon, mga kapatid natin na Muslim din po. Siyempre po, baka siguro iniisip ko nilang by faction po ang nangyari dyan. May pro at saka may anti po. Kaya gusto nilang umalis po. Yun lang po, sir. O, kita mo, ang taga Maguindanao sobrang kalmado. Itong si Walid medyo mas mainit pa. Ito yung gusto ko sa grupo natin eh. Ate Bet Ariola from Qatar. Ano masabi mo, Ate Bet? Ito yung hindi nyo napansin na founder Ogie, founder Abdul, maraming Muslim sa grupo ko. Ayaw ko ng walang Muslim. This is what we call this is a very represented organization. Ate Bet? Yes po. Ano masasabi mo sa grupo ngayon? Good evening sa inyo lahat po. Masasabi ko lang po ay isama po natin sa ating panalangin na ang mga kababayan natin ay makauwi ng maligtas at sa lahat ng mga tao doon, ipanalangin po natin na matapos na itong gulo na yan sa ating sa kanilang bansa. At katulad nga po na sinabi, ito po ay katulad ng sa Marawi na nangyari doon na kahit bata, matatanda, ito po ay talagang kaawa-awa pag sinapit ang ganyan dahil naranasan ko po ito dahil sa isa kong anak, siya ay nag-CB doon at ang mga inigikas niya, mga bata, talagang kaawa-awa. May mga buntis at may mga talagang yung lolo at lola. Yun po ang mga nakakaawa. Kaya ipag-pray po natin na anuman ang lahi nila, yun ay kapatid din natin. Pag-pray po natin. Salamat, Ate Beth. So, Islamic ka? O nga pala, kuya, pwede ko bang i-ano dito, i-update? Pwede ba yung ipinorward mo sa akin na isang OFW dito? Bakit? Qatar, pwede, kuya? Yeah, sure. Yung kapatid ni Sir Jethro, nakausap ko yung OWA administrator dito nung isang araw. Okay naman po siya, yung ating kabayan dito. At hinihintay lang po yung signal ng prosecution dito na siya ay mapauwi na sa ating bansa. Yun lang po. At nakakatuwa naman po na imbitahan po tayo ng ating mga kapatid dito ng RUGBII Guardian nung nakaraang Friday po. GRGRGI. RUGBII. No, GRGI. Opo. Dahil ng graduation po sila, naging guest po ako doon at yun nga po, isa pong karangalan yun sa mga Salamat Ate Bet. Dahil si Ate Bet ay isa sa action agad pag problema sa Qatar. Salamat sa iyo, Te, and I bow to you. Salamat sa iyo. Ate Isla Negra, anong sabi mo dyan sa kaguluhan sa Afghanistan? Alam mo po, Sir King, nakakasakit ng dibdib pagtingnan sila. Kasi noon, di ba, ISIS noon ang kalaban nila. Ngayon, iba na naman. Parang nakakasakit po ng dibdib. Yung sana po, matapos na po yung kaguluhan doon. Kasi, kahit kung sila man ay nagkakagulo, apektado pa din po tayo. Kaya sana po, maging okay na po yung gulo nila dyan ngayon sa Afghanistan. Para po, hindi lang po yun ang problema. Kasi imbis na virus ang problema, dagdag pa po yung problema nila ngayon. Sana po maging okay na, Sir King. Okay, salamat sa inyong lahat, no? So, si Noor, nagsalita na si Jefferson. Jefferson, Walid. Magsalita ka ba siya, Walid? Si Jeff.
medyo wala. Hindi na yan, ano, hindi kaya. Hindi kaya yan. Hindi na kaya ng signal. So, itong panawagan natin, as your, hindi naman tawag natin, pinaka-lead, I would say I am just your lead convener that we are pushing this call ng mga OFW and migrant around the globe ay nanawagan ng peace agreement na sana po ay magkaroon tayo ng kapayapaan na walang dugo na kung pwede nating ibuhos para sa ating mga kababayan nating mga Afghanistan. And alam naman natin na for how many years ay talagang naging bahay din ng ating mga kababayan mga OFW ang Afghanistan at hindi natin pwedeng i-deny yun. And I believe you agree with me. So ngayong araw na to ay I will request the prayer from a Muslim prayer para magtapos tayo ng prayer si Walid. And it will end a prayer from Ate Aida. Sir King, nandito si ano, nandito si Master Pao de la Abdur, nasa siya na lang ano ay ipaano ko o prayer. Si Sir Founder Abdul. Ikaw po ang pray, mag-pray ng closing prayer at sunod si Ate Aida. Sa mga mahal kong kababayan, sa ngalan po ng ating mahal na Allah, ako po ay taos pusong magpapasalamat at tayo ay binigyan ng poong Allah sa pagkakataon na tayo nagtagpo-tapong ito. Naway kayo ay gabayan sa inyong paglalakbay pang araw-araw. Alhamdulillah, ito ay maging magandang tanawin at pagharap sa ating bukas. Masalam. Gaida. Nakamute. Tayo pong inilalapit, ano, maniniknuhod tayo sa Panginoon Diyos, ano, dahil bilang tao, kapatidin natin sila, yung mga nasa Afghanistan. Nananawagan tayo sa Panginoon dahil wala tayo namang magagawa na sana hipuin at ang puso at isipan ang namumuno sa Afghanistan. Buhusan nawa ng kapayapaan. Kapayapaan ang ating panawagan ngayon sa kataas-taas ng ating Panginoon. Kasi bilang tao, parang prayer lang ang ating may tutulong sa kanya na sana hipuin ang puso at isipan ng namumuno doon. Bigyan ng kapayapaan ang mga tao. Kasi ngayon ay para silang mga daga na hindi alam kung saan susuli. So, isama natin sila sa ating mga panalangin. Especially ang namumuno. And isasama na rin natin ngayon sa panalangin ito, ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na talagang nung makita ko ay yung nangyari ngayon. Lalong tumaas ang saludo ko sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil siya ay napakatalino at mahal na mahal niya ating bayan at mamamayan. Dahil kung sakasakaling nagkamali-mali siyang desisyon, ganun din ang sinapit ng ating bansang Pilipinas. Lord, ipuan niyo po ang puso at isipan ng namumuno sa Afghanistan. Yan po. Amen. Nakamute ka, Sir King. Sorry. Alam ko si Nur ayaw mag-pray ng Muslim. Binigay niya kay Kuya Abdul. Ako naman ay pagbigay nung sanang half-half na mag-pray. Junibillahi na shaiton rojim millahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. So para sa lahat ay nagkaroon tayo ng peace prayer para hindi niyo ba alam kung anong ginawa natin. It's a peace prayer for Afghanistan and
hindi nyo alam kung ano ang Allah natin, kung ano ang Diyos natin. Siya na ang bahala kung anong gagawin niya sa ating bayan. So God bless you, Ate Aida. Marami tayong nagawa ngayon. Master Founder Abdul, Founder Ogi, Kuya Edwin, Banat Bay, mag-join ka na sa amin ha, sa PRGI. Hindi ka ba, Karjan? Hindi. Mag-join ka na ha, bantay ka lang. Sir King, meron akong ano pa, habol kay Banat Konsi. Sorry. Dahil ka, recording kasi to. Banat Konsi, Walid, Ate Beth, La Isla, Negra, ang pinakagwapa sa Hong Kong, Nur, para Maguindanao, Jeff, dyan sa Malaysia. Salamat. Love you.